Ay, ang lakas naman ito. Sorry po, ako, I'm Pat Valera. I'm the playwright of the production. Pababa naman ng konti. Oo. Hello. Yan, hello. Yan, hello. So, po. Hi everyone. So, yung mga nakatayo, no? Siguro we can occupy some of the seats na rin. Kasi first rule of theater, dapat on time. No. So, kami po, late na po kami ng 3 minutes. So, if anyone would like to join us, there are like seats available. Welcome to Making Mula sa Buwan Our Home, Conversations of the Creation of Mula sa Buwan 2024. Yay! Let's make this really casual. Let's make this really a conversation. Usapan lang between some of the creators of Mula sa Buwan, both from since time immemorial and of recent, no, building a home, which is what some of you have seen or about to see. Sino nakanood dito ng Mula sa Buwan? Okay, great, great, great. Sinong hindi pa? Baka spoiler, ano? So again, yan. Ah, okay, sige. So for those na hindi pa, please be ready for a little bit of, hindi naman spoilers, but more of like, more nuances to the tradition of Mula sa Buwan. Okay, let's formally start. So, informal lang po yung kanina. Para po for recording. Okay, yan po, recording. 1, 2, 3. Good evening, everyone. I am Pat Valera. I am the playwright of Mula sa Buwan. So I did the adaptation and lyrics and book of Mula sa Buwan. So today I am joined by my two friends and colleagues, Mico Angeles. Hi po, ako po si Mico Angeles, director of Mula sa Buwan 2024. Hello po, magandang gabi. Ako si JM Cabling, choreographer of Mula sa Buwan since 2016. So, since 2016 na pala, no? Oo nga, ano? So, maraming pong pwedeng pag-usapan about Mula sa Buwan. But particularly for this one, and a lot of stuff has been written about the musical and the history about the play. But I guess yung gusto natin pag-usapan ngayon is why it has become a home, not only for us here in, not only for the audiences, no? Na nakanood ng Mula sa Buwan, and why for the longest time was they have bumabalik kayo, but also in the creation process, how the energy that you see on stage is a result of people having a wonderful home, no, backstage, in the process, in the journey na yon. And particularly po, it's for the 2024 staging. Before I start, we'd like to thank a couple of our partners. First, I'd like to thank Samsung Performing Arts Theater. Maraming salamat po dahil binigyan nyo kami ng pagkakataon. So, hindi nyo po alam, Mula sa Buwan opened Samsung Performing Arts Theater in 2022 during kakatapos pa lang natin ng pandemic. In fact, no, the audiences then were all masked. No? Now, nakita natin your beautiful faces, all smiling and very happy as we're together. But for this year ulit, we're very thankful for Samsung for supporting us. And of course, this display and this production and this session would not be possible without the support of Avida. So Avida ay tunay po sa kanilang thrust na tagapagtaguyod ng manlilikhang Pilipino. So they have been our partner since 2022 and kumbaga, tumaya po sila sa production called Mula sa Buwan. And now here has been our constant partner for a lot of productions of Barefoot Theater Productions as well. So kung wala pong supporta from the corporate segment, hindi rin po nagagawa yung mga productions na ito. So maraming salamat po. Sige, let's start. Maybe before we talk about like home, no, maybe a brief history lang on my end. Para tapos na rin ako. Brief lang po. Brief. May notes po ako. Okay lang. Okay lang. Hindi kasi sabi nila madaldal daw ako eh. As a playwright na nakatago na lang ngayon. So, siguro, when you talk about building a home, maybe it starts with the builders of the home. No? A brief history of Mula sa Buwan, you'll see it in a lot of write-ups, but Mula sa Buwan started as my thesis way back in UP noong 2010. No? Sa theater arts program po kasi, required gumawa ng for your track, no, to graduate, you have to mount something. And I chose to do Mula sa Buwan. Ah, then called Cyrano Isang Sarsuela. Because back then,
studying theater, we want to push forward the idea of Sarsuela na malaman uli ng sangkabataan. So in 2010, we first staged it, piloted it in UANP in this org called Dulaang Rock. Then in 2011, we staged it in GSIS with very, very small stuff. Kumbaga, kung ito pong nandito ngayon, yun na po yung set namin noon. Yeah. Dagdagan nyo lang po ng apple boxes and stuff at mga lapels na pinapasa-pasa. Yun na po yun. Ito na po, literal. If you see documents, I'm not even kidding. May butas lang po at yun na yung buwan namin. No? But that home was created with a lot of imagination. And a lot of imagination, not only from us, but also dear audiences. Imagine nyo po na yun yun. It took a while. We went to 2016. No, noong 2016, in time in between, I left the theater na. And then in 2016, with some more learning from my corporate background, as I went corporate, and going back to the theater, we mounted now what is called Mula sa Buwan. We changed the title. No, naalala mo kung ba't change yung title? Nakwento ko sa'yo. Kasi... Pero may kaibigan ka na nagsabi sa'yo. May isang kaibigan. Pero the reason why we changed the title, for a lot of other better reasons, but the number one practical reason ay, hindi po pronounce ng tao ang Cyrano, no? At ang Sarsuela. Hindi nila ma-spell. Parang Cyrano, hindi talaga. Kaya nga parang dito po sa theater, hindi po masyadong nabibili yung lodge. Kasi hindi nyo ma-pronounce yung Lodge. So same thing, no? And then we made it Mula sa Buwan. We added some songs, we reshaped it. My co-creator, Willem Elvin Manzano, has been with me throughout the entire process. We staged it in 2016 in Ateneo. 2017 and 2018 again, we opened the theater at the Arete. And then we wanted to mount it again in 2020, pero the pandemic happened. No? So... Yun po, 2022, it was still, we staged it here. And from 2010 to 2022, it was under my direction. No? Somewhere along the way, ngayon nasa 2024 na tayo, the direction changed. So, but with that short history, it's para lang alam natin na hindi lang siya nangyari yesterday. It's 14 years in the making, building the home. And making sure it's nice and stable with all the foundations. Now, as we go to 2024, maybe the questions right now is that now that meron ng home, I think yung metaphor dito is now, especially with Miko, he has redesigned it, no? Parang niredesign yung home to, and as for me, not only to accommodate what is popular right now, but also the sentiment of the people or our country right now. So, ikaw, Miko, what is your history with Mula sa Buwan, and how have you seen it as a home, and why, having seen all of the productions, most of the productions from before, bakit mo na i-reshape siya into what it is right now? Yun, back noong 2022, in-invite ako ni Pat to be the assistant director for Mula sa Buwan. And that's also the first time na magka-work kami ni JM. So ako noon, para akong bisita sa bahay. Kasi I was an audience noong 2016 or 2018, the Irwin run. Yun, tapos parang nung nakasampan ako sa Buwan bilang bisita, parang sabi ko, interesting. Iba yung pagtanggap ng Mula sa Buwan sa akin bilang isang bisita na kung paano nila ako pinatuloy. But for this 2024 run, siguro dahil meron na nga ring sense of familiarity with Mula sa Buwan, 'di ba, may mga panahon na kapag sa bahay gusto natin lumabas, ganyan, parang gusto kong tumambay, gusto kong gumala, or parang kahit na ang tagal-tagal mo na nakatira dun sa kwarto mo, nailipad ko kaya yung kama ko sa kabila. Tingnan ko lang kung iba yung tama ng ilaw sa akin. Kung iba yung, mag-iiba ba yung postura ko pag natutulog ako or kapag nag-work ako. So meron akong ganun pakiramdam sa Mula sa Buwan. Not because gusto ko lang,
Pero pakiramdam ko, mas mapapagaan yung buhay ko at buhay ng lahat ng tao. At lahat ng tao makakapanood nito only because merong renovation na magaganap. And it's because Pat, dahil kay Pat, dahil sa Barefoot Theater Collaborative, dahil binigyan nila ako ng tahanan, hindi nila ako hinayaan sa sulok ng Marikina na gumagawa ng palabas, pero binigyan ako ng Barefoot along with Avida ng platform ng panibagong bahay para tumuloy at magbahagi ng mga kwento. And super fun fact, na 2022, if may nakapanood sa inyo na 2022 version, meron kaming set piece sa Basagan Blues na dalawang malaking building. Ang tawag namin ay Avida. So para sa mga manonood ngayon ng 2024, meron din kami mga set piece. Ang tawag naman na stage management team namin dahil malaki din sila ay Avida. So, yung mga dumadaan na gano'n, ay, ang lalaki, parang mga condominium dumadaan. Yung mga Avida dumadaan. Avida yung tawag namin. Na yun lang, only because may pakiramdam na para lang din kaming nasa bahay. And working with JM Kabling na as in together po, tinrabaho talaga namin itong 2024 run ng I think matiwasay most of the times at masaya. Pero sinet talaga namin that I think JM Kabling can... Gusto ko yung full name basis, no? JM can expound on that. But before we go to JM, no? Parang I think maybe you can expound on the idea na for the longest time, I was really me as a director and as a playwright has been pushing magic. Let's make it magical. Let's make it about love. Let's make it na malambing. Ganun. And you'd see it with the pictures of the different versions, no? And when Miko kasi came up to us, not only to me, but also to the producers and partners na, ito po ang gusto ko gawin, I want to make it about defiance, no? So ang Mula sa Buwan, ang naging final title, naging tagline na niya ay, a musical about love and defiance. So I think I've always brought love, charm, magic, imagination, but you keeping those, but focusing on defiance, why? Siguro ano eh, parang ako kasi parang feeling ko, dahil din sa mga kanta ni William Elvin Manzano at titik ni Pat Valera, these heartbreaking songs, palagi siyang about love eh. Parang for me, given na siya dun sa material. Pero hindi ka ba in love? Ang hirap naman dito. Kaya ako umaalis ng bahay eh. Yun. Busisiin natin. Oo nga eh. Pero yun eh, parang given na yung love, pero yung defiance, it's there. Pero parang feeling ko nakukulangan ako. Tapos cultural worker po kasi ako. I came from a community theater. So alam ko yung danas ng mga nasa lupa. Alam namin yung mga kwento na pinagdadaanan nila. At sinisigurado ko, sisiguraduhin ko na sana meron silang clear representation kahit papano sa mainstream at commercial theater. Kasi kailangan may dulo tayo sa lipunan eh. Hindi pa pwede na basta lang. Alam niyo yun? So, kaya yung defiance, parang dahil nakukulangan yung panlasa ko. Parang yun yung wish na mas ma-highlight pa. At gaya ng sabi ko din sa mga interviews at napag-usapan namin ni Gab Pangilinan ni Mike Salomon na the more na lumalakas yung love, the more din na lumalakas yung defiance. So, these forces go work hand in hand at hindi mo sila may alienate from one another. And I think yun yung magic na hinahanap. That is why when we began sa pagbaklas ng Mula sa Buwan, hinanap talaga namin yung pundasyon. Home. Kita mo? Home yun. Hinanap namin yung pundasyon, hinanap namin yung core, hinanap namin kung saan talaga to nagmumula. And I think doon siya umalsa, doon namin itinayo yung mga bloke-bloke ng semento at pundasyon. Para maitayo yung na ngayon na tinatawag naming tahanan. Yeah. Thank you. I just like to share now before we go to JM na parang syempre kung may tao na maggagalaw ng furniture mo sa bahay, hindi naman po ko yung tip. I tried my best not to become the parent na, "Uy, wag mo igalaw yan." So, I only attended 3 or 4 rehearsals. 4 rehearsals, no? And really just when I saw it, okay, I'd just like to push na Miko would always push na we should collaborate, listen to our collaborators. And I think the version that we see right now is a true testament to anong pwede mangyari pag nagko-collaborate tayo. We trust our co-artists and friends and people and our gut and our feeling. And with that, so si JM, ang isa mga collaborators, ikaw naman, Jim, what can you share? I mean, yung feeling mo from 2016, sanay ka. Baka ko yung middle child, no? Ako. Sanay ka, tapos biglang sabihin ng kuya mo na, hindi, baguhin natin to. Ay, yun yung defiant sa akin.
Yung hindi, ito yung gagawin ko. Okay. Hindi, pero gusto kong mag-umpisa by saying na yung Mula sa Buwan, fitting siya na tawagin ko siyang home kasi naging marker siya ng career ko. I graduated 2015 and then 2016, yung Mula sa Buwan being my first major musical production. How old were you then? Ay, hindi ko na alam. 24? Sobrang bata. Tapos parang hindi ko pa naisip na shit, sumugal sa akin yung friends. Hindi pa nga sobrang kaming close noon eh, pero parang ang ngayon looking back, ang laki palang sugal nung ginawa nila sa akin. Kasi wala talaga akong experience at all. Yung background ko, traditional folk dance, ballet and contemporaries. Wala. So, nangyari yun, 2018, 2022. So parang ang dami kong naging experience. Now, nakakabalik ko lang from a grant sa ibang bansa. Nakita ko na, ang laki na rin pala ng tinalon ko. And it's all because nakikita ko yung growth nung Mula sa Buwan from 2016 to 2024. Kung ititingnan ko yung Defiance, pinupush namin ni Miko na, okay, collaboration, collaboration. Pero I think always, may mga pagkakataon na may disagreements. And pwede ko bang i-share yung isang talagang naging nawalang spoiler, yung isang eksena sa Act 2 na maganda kasi yung eksena na talaga yon. As in, marker talaga siya ng Mula sa Buwan ever since. Parang for this year, tinignan namin kung paano siya pwede pang himayin. And nung una siyang napanood ni Pat, hindi namin alam kung ano yung naramdaman niya. The opening of Act 2. Opening no? of so, Act 2. For the longest time, wala namang spoilers. I mean, opening of Act 2 for the longest time was based on my choreography. Yes, idea yes. of choreography, mm-hmm. no? So, but now, sabi ko, oh, if you wanna change it, then change it. And then they presented it, changed it. As in, bonggan change. Change talaga. Tapos nung nakita na ni Pat, tapos parang kami, kapit Miko, kapit. Baka may kailangan tayong i-rethink ganyan. So somehow, may compromise, nag-meet naman halfway. And then eventually, nakita rin ni Pat na, okay, na naintindihan na namin saan yung direction na gusto niyong puntahan. And I think yun yung maganda about Mula sa Buwan. Kasi, especially this 2024 process, ang open ng lahat to discussion. Kahit yung actors, meron kaming times na dapat rehearsal to ng choreo, pero nagiging may isang oras kami na nagdi-discuss lang kami sa ano yung pakiramdam nyo sa eksena na to. Okay ba sa inyo na ganito yung inyo? Kasi we don't want na, okay, eto na yung steps nyo, tapos i-execute nyo lang, lagyan nyo ng actors input, actingan nyo. Pero we want na naintindihan nila bakit nila ginagalaw tong eksena na to. Bakit kailangan kong gumanito sa part na to? And yun yung beautiful doon sa collaboration ang likot ng kamay ko, no? Sorry. yun yung maganda doon sa collaboration na nangyari. And I'm thankful for Pat and Miko for making this process happen. Siguro din yung process, minsan din kasi yung process ng collaboration, parang akala ng lahat, it's such a big word, or parang sobrang dali niyang mangyari na kailangan bigayan siya. Siyempre hindi, parang yung process ng collaboration and also to represent the company Barefoot Theater Collaborative. As in, sabi ko din yun sa producers na, makinig tayo sa isa't isa, magkaroon tayo ng pag-uusap, wag tayo, kumbaga, panindigan natin yung pangalan ng kumpanya. Kaya yun yung sinusulong namin sa proseso ng Mula sa Buwan. And the process has been always about solution and negotiation. Hindi pa pwede na dahil lang gusto niya, gusto nating lahat, gagawin natin. Kailangan nating hanapan, kailangan nating bigyan ng rason, kailangan nating pag-usapan. At most importantly, para siya dapat sa kwento. Para siya sa narrative, sa storytelling. Kasi kung para lang siya sa paandar, para lang siya sa magic, para lang siya sa palakpak, parang medyo mababaw siya. Kailangan natin siyang hanapin. I think, galing kami lahat sa pare-parehong school, no? Obviously, susuot ko ngayon yung sombrero. But hindi lang dahil galing doon, no? Dahil sa siguro sa shared namin experience at bilang magkakaibigan, in everything that we do, may it be for the theater or even for events or for a small concert, palaging yun yung principle. Eh. Hindi lang pwedeng event lang yan, ito lang yun. Palaging may puso, may principle. And each effort, each work, kaya nga sinasabi namin, bakit ba tayo ganito? Pwede namang simple. Diba? Pero hindi eh. You find its purpose for the people and para sa ngayon. Special shoutout lang, andyan po si Atine. Atine. Hey, si Atine po ang vendor sa UP
na since 2010 ng thesis. Ay, oo. Since 2010 ng ano, siya po nagluluto ng pancit canton para sa amin. Yan. Thank you for watching. Sige. Siguro we can also jump into the idea na mamaya we'll open up for questions. So may mga questions po kayo. So alam na po na hindi po natin alam kung single si Miko hindi. But maybe we can also get into the idea na yung home na to, no, parang ang dami ng versions. So since 2010, in fact, I think if I'm not mistaken, mula sa buwan siguro sa Donald mga 80 shows, no, more than 100,000 warm bodies have seen it. And then we have a pro shot, no, napanood na rin worldwide. And then now it's streaming on Spotify. But it's also defiant in a sense na who would have thought, sabi nga ng really great friend namin, si Floy Quintos, who would have thought that a World War II musical in romantic Filipino would be watched by a lot of people. And that's, but I would like to say na parang, hindi eh, it really kasi represents the Filipino experience and yung experience natin. Kaya rin naman mayagpag ang Filipino works right now because we see ourselves there. But going to the history of Mula sa Buwan, punong-puno, no, na parang each and every year, ibang-iba yung quality ng ansam. Yeah. No, parang sabi nila dito sa Mula sa Buwan, mas masarap pa maging ansam kaysa maging lead. Kasi yung mga sayaw, yung mga kanta, parang ganon. And in our works, no, even for Bar Boys, please watch October 4, na yung may power din ng ansam. But maybe you'd like to share how kayo, kasi I've built ensembles in the past years, no? Kayo, how did you build this one? And those who've seen it, kita nyo, sa nakanood, may nabasa akong comment na, uy, kita mo lahat sila focused, walang tapon, in love na in love. But more importantly, you feel that they're so engrossed in what they're doing, no? And that emanates from building and taking care. Maybe we can also open the process, and especially your distinct process to making them not just a powerful but also a loving ansam. Ah, powerful yung ansam. Nanggaling tong set na to ng ansam from 2022. Tapos, siguro half sa kanila na nasa ibang productions na. Pero yung idea, yung request ko talaga kina Pat, sana strong dancers. Yun yung kaibahan niya from 2016 and 2018. So ito, talagang pinili talaga sila to be strong performers, not just in dancing but also singing and acting. Pero for this 2024, sabi ko kay Miko, parang ayoko na yung spectacular na basta magaling lang sila umikot, magaling sila tumalon, magaling silang sumayaw. Parang gusto ko hanapin din yung puso. Gusto ko makita yung pagka-misfits, fools, and dreamers sa bawat isa. So if you see the choreography, pag binusisi nyo siya, pare-pareho sila lang steps na ginagawa. Pero yung execution nila, yung nuances nila, magkakaiba talaga sila. And diniscover talaga namin yun ng sabay-sabay because we want them to shine organically. We don't want na, oy, ganito lang gawin mo. Ikaw, ganito lang siya. Always may bato sa akin and palagang open ako sa idea na, sorry, hindi ko alam paano kita matutulungan because acting side to, maybe Miko will help you. But sasaluhin ni Miko, sasaluhin ni Lagab, sasaluhin ni Pat. So, kaya siguro maganda yung ensemble work dito kasi mayaman yung pagkaka-portray nila ng mga characters nila. And also, building on the heritage na Mula sa Buwan, since Pat has been doing it for the longest time, kahit noong 2022, sinabi niya na yung ensemble na Mula sa Buwan, may kanya-kanyang kwento yan. Ha? They're not just chorus players. Kahit na makikita mo na sabay-sabay sila, he made sure every production, every show, every piece of the ensemble may kanya-kanyang kwento. And I think yun din yung nagbago din yung names nila this year. Yes, no? Parang kung alam niyo, nagbago-bago yung names nila each and every run. No, so nahihirapan kami sa playbill kasi pabago-bago yung pangalan, but it starts with the name, no? So yeah. I think with this one we have 10 new members, yeah, or more, mga ganyan. Ako, I would also like to take this opportunity, right? Kasi since we're talking about the ensemble players, ako super shout out, mega shout out for the whole village backstage. As yes, if you're going to see the show, guys, as in, there's a whole different show backstage. Yep. As in, sana yun yung panoorin nyo next time. Sa sides kayo manood. Pero hindi, as in, this production headed by Christian Parado and
his fantastic team of stage managers and stagehands, and our production manager running all the works headed by Clarice Co. As in, sila talaga, they're on top of their game na alam nila the responsibility ng Mula sa Buwan sa audiences, and they're making sure really every time, as we speak, they're doing pre-show checks right now. Yep. As in, they're on their A-game talaga to deliver the best show possible and safest for everyone. So, sana palakpakan natin ang mga stagehands, ang stage crew, ang production management, and of course, the marketing, everyone. Hindi lang po, sabi nga ni Sira, no, hindi lang dapat artista ang palakpakan. Yeah. Lahat po. Maraming salamat. Parang kung alamin natin, no, nakita ko si John Mark Yap. Somewhere. Or no, oh, somewhere. One of our partners sa Burford. John, ilan tayo ngayon sa buong run na to ng Mula sa Buwan? More than 150, no? 180? Wow. For this show to run, no, we have 180 people. Actors, front of house, no? Creating the best show. So, hindi siya yung unpacking eh, or unpacking the magic. Yun yung magic ng theater. 180 people work hand in hand. On time and alive to give us the beauty that is live theater. So siguro mabanggit ko rin na kasama ko si JM noon day one ng rehearsal na ang sinasabi ko sa kanila is hello, ayan. Hindi ko lang show to. Yun eh. Kasi parang kumbaga yung pressure din na all eyes on me na oy, may bagong director, sino yan, anong gagawin niyan, ganyan. Pero sabi ko naman sa kanila na hindi ko show to. So dapat show nating lahat. Only because Mula sa Buwan also opens with ang tanghalang ito na ang pakiusap ko sa kanila is huwag tayong maging ipokrito sa pyesa. Panindigan natin, alamin natin kung ano yung stand ng pyesa at may importansya kung bakit ang tanghalang ito, kung bakit yun yung sinulat ni Pat, bakit siya nilapatan ng music ni William, bakit ang tanghalang ito, bakit hindi pa pwedeng ilong bilang si Cyrano naman yung bida, why open the show with ang tanghalang ito. So there should be a whole different reason why the show opens with that, and I think not just the actors, but also the stage, production, and everyone on behind the curtain should deliver kung ano man yung hinihingi at na mensahe nung palabas. Yeah. Okay. Nakatawad din po yung Dulaab. Medyo serious lang kami. So, those are some ideas on why Mula sa Buwan has become home for us. Maybe just to add, no, it starts with ang tanghalang ito, but it also ends with tahan na, no? Everyone, everyone is trying to look for a sense of home, di ba? So babalik tayo sa, you will always find your way home. Babalik tayo sa idea na kung ano ang tahanan. So ano ang pagbiyak ng salitang tahanan, di ba? Ito ay lugar kung saan ka tumatahan, di ba? So ano ang pagtahan, di ba? Yung pagtahan ay meron kang walang English eh. Hindi, meron kang, hindi pagtahan eh. Yung your soul can rest, no? So yun ang lugar kung saan tumatahan. Kaya ganun din, it ends with tahanan, no? As we all find our place in the moon. As Cyrano finds her place in the moon. And as you guys, no, would find your home and would find your own tahanan and your own one. Thank you very much for joining us for Mula sa Buwan 2024. Now, maybe marami kayong mga tanong, may ilang tanong, no? Ay, nag-ano na, sumundot na siya, may tanong siya. Oo. Maybe you can have like 3 to 4 questions. Kasi mag-open house na po in a bit. Oo. Ayun, yes po. Hello po. Good Hi. Evening po to everyone. What's congratulations your name? Po. I'm Miss Rhea Jeronimo po. I'm a teacher. I teach creative writing to senior high school. So, this question goes to the playwright po. What piece of advice po can you give to young writers who find it hard to find their challenging to find their inspiration po in writing? Tapos nabanggit niyo po kanina na we always go back to home kasi ito yung lugar kung saan tayo tumatahan. Paano po kapag ang tahanan ng isang bata, yun yung lugar kung saan sila nakaka-receive ng problema, dun sila umiiyak. So paano po nila yun gagamiting inspiration to write, if ever po. Thank you. Sige, mas madali kong sagutin yung una, no? Yung ikalawa kasi nakapaloob ng maraming emosyon. Pero baka pwede rin natin maitahin, no? Maybe to give you an idea, yung Cyrano de Bergerac na story, tukol yan sa mga 40-year-olds and stuff, no?
mga matanda na sila, 30, 40 old na mga cadets. Sabi ko, halaka, unang-una ang problema, wala akong makast ng mga matatanda. Tapos, hindi ko maintindihan yung mga matatanda noon. Kasi nga, bata pa ako nung sinulat ko siya. So, to give an advice to young writers is, magsulat kayo kung paano, write what you know. No? And if you think that, and when you're young, you know how to what it is to be young. No? And that is why, by sabi ko, okay, hindi ko naintindihan yung mga yung love ng mga matanda, pero naintindihan ko yung high school love, college love, no? Baka pag inurong natin to at ginawa natin silang 16 to 20 year old, mas maintindihan ko siya. So I think mas dumaloy doon na hindi mo isipin na ah, wala naman akong alam eh. Hindi, marami 'yon, importante 'yon, and it's distinctly mine. So in doing so, now suddenly ang it rather than talking about war, it talks about young love, young ideals. Then hindi pa young eh, kasi young pa ako noon eh. Hindi na ako young ngayon. But then it also becomes like writing also becomes at first an escape, no? Then a source of inspiration for people who find trouble in their homes. It should be a form of one, no? Writing theater is a good form, whether it's an outlet or whether it is your practice, a good form to discover yourself, to strengthen yourself, so that whether there are forces at home or outside, you can always find a place where you can be better. And we found it here in the theater. So, advice sila sumali ng theater org nyo. Yes po. Two more questions? Two more lang. Hello po, my name is Mark. So, I first watched Mula sa Buwan noong 2018 and ito yung production that made me love theater. And fast forward, I'm already in my pursuit to become a theater actor. So, nag-workshops na po ko. Thank you for inspiring me. Siguro, ano lang, on top of your mind, without spoiling para sa mga hindi pa nakapanood. Marami na sila. What is the easiest and the hardest thing throughout the making of the Mula sa Buwan? Very simple pero ano? Oh, hirap. Actually, mahirap yun. Thank you. Siguro yung challenging as far as JM and I are concerned is there's this new scene at the beginning of, towards the beginning of Act 1. And yon alam din ni Pat yun, like initial conversations, yun yung talaga yung unang-unang hiniling ko sa kanya na gagawin ko. Pero hindi ko alam kung paano gagawin. Nung hinain ko kay JM, gawin natin, fresh from New York, gawin natin. Pero hindi din namin alam kung paano siya gagawin. As in, I think JM will agree na yun yung pinaka, may mga trial and error at may mga discussion din kami about sa scene na yun. Would you expound on that, sir? May scene kami na never siyang na-include ever. Hindi siya pinakita. Pero ngayon, nakita ni Miko na kailangan siyang ipakita. .. Paano ko ba sasabihin na hindi yung spoil? But maybe to answer yung question, yung pinakamadali, ipakita yung enjoyment on stage. Kasi kailangan talaga yun sa gawa ni Pat. Pero yung pinakamahirap ay i-build yung genuine friendship and relationship on stage. Yun yung isa sa mga notes ni Pat din sa amin nung ginagawa. Alam mo, friends sila outside, pero pagdating on stage, hindi pa natin nahahanap. And I think nahanap naman na. Pero mahirap, ang hirap pala i-put on lang nung ano na yun, aspeto na yun. Ako yung easiest at hardest, simple lang, mag-let go. Wow. Baka pwedeng i-expound yun. I mean, it's hard to let go of something that has built your career and something nakilala mo. But then it's also easy when you know that papunta siya at aalagaan siya ng mga taong mas nagmamahal pa kaysa sa'yo. Oh! Okay, one more? Sige po. Good evening po. Congratulations po. Gusto ko lang pong humingi ng advice bilang isang batang direktor. Paano po kayo nakaka-cope up kapag kayong dumadating sa point na naliligaw po kayo sa proseso nung isang play?
Ako, kung ano man yung material, kung ano man yung, humanap ka ng bagong mikropono. Yan, bilang bagong director. Hindi. Go back to the text. Yun. Go back to the text. Kasi andyan lahat ng sagot. Yun. Context, subtext, countertext. Diba? Yan, yung tatlong bagay na yun. Kung hindi man na isulat, nandun context, subtext, and countertext. Kung wala man siya sa letra, nandun siya sa pagitan ng letra. Kung wala siya sa pagitan ng letra, nandun siya sa, hindi siya letra, nandun siya sa espasyo. So lahat nandoon siya. And siguro number two, kadalasan din, siguro based, hindi man sa based on experience, pero most often than not, ay may mga tao na masyadong nai-in love sa gawa nila. So, yun yung pinaka maipapayo ko is huwag na in love sa gawa mo. Huwag ka main love dun sa produkto. Main love ka dun sa trabaho at kung bakit mo to ginagawa. Kung ginagawa mo to para sa kasikatan, kung ginagawa mo to para sa pera, kung ginagawa mo to for self-gratification, baka nasa maling industriya ka. Gawin mo to kasi gusto mong baguhin yung ikot ng mundo. Tsaka mo masasabing director ka. Yun lang. Siguro ako naman, as a director too, pag naliligo ka, bakit ka naliligaw? Siguro walang mga, yung director hindi ka lang nag-iisa dapat eh. So dapat yung mga collaborators ka. So sa mga collaborators mo ba, collaborator mo ba talaga sila? Kasi dapat sa ginagabayan ka rin nila, nagagabayan kayo. So para yun, para hindi mo sabihin na, naliligaw na ako. Yun po. Okay. Very, very last, kaya pa? One last? Ay, sorry. Oh, eto, Theo. Oh, yeah. Last. Super last, okay. Hello po. Kasi si Theo, gusto ko lang po sabihin na tatlo po kayo nag-collab kasi dito. Ang pagkakaintindi ko lang kasi siguro is, kumbaga kayong tatlo director eh, tapos iba-iba puso nyo lahat. Pero meron kayong gustong sabihin sa madla, sa aming lahat, na isang bagay. So parang kung ako, diba we're here to, hindi tayo magpuputo na show, we're here to parang tell a story talaga. Siguro kung sa mula sa buwan, kung magkakaiba po man yung sagot nyo, isa lang, ano po yung kung isa lang ang pwede na makuha ng tao pag pinanood niya to, ano po yung gusto nyong maramdaman niya pagkalabas ng entablado? Anong gusto nyong, parang ano magbabago sa pagkapasok niya? Ano yung nagbago pagkalabas niya? Parang ano po yun para sa inyo? Ayan po. Ako, it's always been hope. Ang lungkot-lungkot at ang hirap-hirap ng buhay na to at ng buhay Pilipino, no? So we try to escape, we try to live, we try to fill ourselves with different wonder but also lies, no? But when we confront the truth and when we've come face to face with ourselves and who we are as artists, as people, sana at the end of the day we still have hope. Sa akin, mikropono. Sa akin, gravity. Yun. Gravity. Mula sa buwan is that force that pulls us to the moon and back. Yun. Hanggang dun lang. And that. Ako baka hindi ito yung main point nung show, but generosity. Ano mo, yung pinaka natutuwa ako when we hear stories about, meron akong bata na, kunyari si sir, na nakapanood siya ng Mula sa Buwan, and then because of that, na-pursue niya yung ano. So imagine lang yung, just because may nilagay kang heart dun sa ginagawa mo, and how it has impacted a lot of people, sobrang laking bagay nun sa amin. So with that, thank you. Yun. And dagdag ko lang na parang, dahil nga sa history din na shinare ni Pat, na hindi makakarating yung Mula sa Buwan sa 2024, kundi dahil sa support ng Labuans. So, kayo talaga yung puwersa na yon na nagpalaganap ng magandang balita. Kayo yung nakinig, kayo yung sumuporta, kayo yung nag-welcome sa mga bagong salta sa tahanan ninyo na kung saan nakahanap din kayo ng tahanan. So, I think every Labuans out here deserve a round of applause. Thank you so much sa support na binibigay nyo sa Mula sa Buwan. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat sa Samso Performing Arts Theater. Maraming salamat sa Avida and to all of our partners. Sa pagkakataon po ito, mag-group photo naman daw po tayo. Ay, kaming tatlo muna. Pipicture muna kami. Pero thank you very much. Please enjoy the show for sa mga manonood. And muli,
meron po kaming September 14 show. At kung di po kayo makanood sa September 14, manood po kayo ng Bar Boys, ang Barefoot Theater Collaborative. Yay.